Kumusta mga ka-foreman, ang content natin ngayon, kung magkano nga ba ang ginastos dito sa trusses at bubong sa bahay na to? Dito sa ginawa naming bahay mga ka-foreman ay may sukat ang floor area nito na 6.5 by 7.5 meters. At ang bubong naman ito ay rib type kulurop, kulay chocolate brown. Ang ginamit naman nating materialis dito para sa ating trusses, GIC 4 lens na 2x3 by 1.2 mm. At doon naman sa ating tubular na GI ay 2x3 by 1.5 mm. May ginamit din tayong flat bar at saka angle bar na 2x2 by 4.5 mm. Yun ang ginawa nating connector para sa ating mga C4 lens. Ganito yung estilo namin mga ka-foreman. Nilagyan namin ng connector lahat dito sa ibaba ang ating trusses. Para pagdating doon sa taas, diretsong salpak na yung mga C4 lens pagkatapos nating maitaking yung ating mga rafter. Isa ito sa mga paraan para hindi mahirapan sa paglalagay natin ng C4 lens. Kailangan mayroon na talaga siyang mga connector para diretsong salpak na. Ayan. Kung makikita natin, napakadali lang i-salpak yung mga C4 lens natin, wala nang sukat-sukat doon sa taas. Pag nag-welding tayo ng trusses mga ka-foreman, talagang konti na lang yung tao sa ibaba. Dito, dalawa na lang yung natira at gumagawa sila ng slab ng lababo natin. At the same time, sila yung taga-abot ng mga materialis dito sa ibaba papunta sa taas. Sa dulo ng ating bulada, naglagay tayo ng isang bakal na 10mm para siya yung magsisilbing tagahawak dun sa dulo para hindi mabuwag yung ating C4 lens. Ang lagi nating ginagawa mga ka-foreman ay nagtitipid tayo sa materialis. Hindi yung nagtitipid tayo na matibay naman. So hindi kami naglalagay ng sagrad sapagkat yung rafter namin ay nasa 2 meters lang yung distance. So hindi na kailangan ng sagrad kasi malapit lang yung distansya ng ating mga rafter. Dapat lang nating siguruhin na naka-bracket ng husto yung ating mga trusses at naka-welding ng solido. Ang kagandahan lang dito sa mga maliliit na bahay, madali lang siyang ipaakyat yung mga bubong. Maiiksi lang yung mga bubong kaya walang kaba sa bali. Hindi talaga siya mabali. May haba lang ito na 4.5 meters. At doon naman sa kabila, may haba naman yun na 5.7 meters. Sa mga ganitong style ng bahay, ganitong itsura ng bubong, madali lang po itong pagkabitan ng bubong at saka trusses. Ang pag-trusses dito ay nasa 3 araw lang sa isang labor at saka 2 welder. Napakadali lang din ilatag yung bubong rito mga ka-foreman. Sa paglatag nila dito, 4 na tao sila, 2 sa taas, 2 sa ibaba, ay umabot lang ito ng 4 na oras. Kasama na yung pag-pull screw dito ay umabot din ng 1 araw. Dito sa ginawa namin mga ka-foreman, siniguro namin na unahin yung pag-trusses at saka yung paglagay ng bubong. Mas maganda po magtrabaho na mayroon ng bubong, hindi po tayo ma-delay kapag nag-uulan. At saka mas advantage po ito sa mga tao, hindi masyadong mapagod dahil hindi na sila mababad sa init. Kaya kung mapapansin nyo mga ka-foreman, mas inuna pa namin maglagay ng bubong kaysa dun sa gutter. So ang gutter natin, pinahuli lang natin. Wala nang problema, kahit mahuli ang gutter ay kayang-kaya pa rin yan trabahuin. So sa ngayon, mayroon na siyang bubong, wala pa siyang fascia board. Maglalagay tayo ng fascia board. Yung ginagamit namin na pang fascia board ay C4 lens lang na 2x3 by 1.2 mm. Feel me.
itong paglalagay ng gutter mga kaporman, mabusisi po dito at kailangan po talaga dito marunong tayong manganto. Latiro po talaga ang kailangan dito. So dito sa ginawa namin, pinagawa ko ito sa dalawang kaporman natin na talagang latiro. Ito talaga yung trabaho nila. Kaya sigurado tayo dito na pulido ang kanilang trabaho. Mga kaporman, about dito sa ginagawa namin, kung mayroon man pong kulang dito o may mali, maaari po ninyong i-comment dito sa ating comment section. Mas maganda po yun at para sa ating karagdagang kaalaman. Ito na mga kaporman, yung kabuuhan na nagastos dito sa bahay na ito sa paggawa ng trusses, bubong at saka yung kanyang mga gutter. Ang kabuuhan na gastos naman dito ay umabot ng 146,000 labor and materials. Maraming salamat sa panonood mga kaporman. Sana may nakuha kayong kahit kunting idea dito sa ginawa namin sa paggawa ng bubong. Panoorin po natin mga kaporman ang buong video at pakisubscribe na lang sa ating YouTube channel upang ma-update po kayo sa ating mga bagong video tungkol sa paggawa at pagpapaganda ng ating mga bahay.